Mabilis na nilisan ni Nahotohori ang tahanan ni Myojon nang mapag-alaman nilang si Shoka ay mahigit isang taon nang namamatay. Sinapian ng mabangis na halimaw ang katawan ni Shoka dahil sa pangungulila. Subalit siya'y iniligtas ng kanyang minamahal na si Myojon. Si Myojon ang nagligtas kay Shoka mula sa halimaw at tuluyan nang namaalam ang dalaga. Dahil sa angking kapangyarihan, inalis ni Myojon ang karamdamang taglay ni Myaka. Ibinunyag niya na siya rin ang tagapagtanggol ng Susaku na si Mitsukake. Isa rin akong tagapagtanggol ng Susaku. Ako si Mitsukake, ang manggagamot. Ang mahiwagang lauta. Noong 1928, dinevelop ni Alexander Fleming ang penicillin na kung tawagan ay life-saving drug. Noong 1939, sina Dr. Ernst Chain at Professor Howard Florey na mula sa Oxford ang nakapagpalaganap ng penicillin. Ano ka ba, Miyaka? Ang aga-aga mo namang mambulahaw! Alam mo ba tumatahimik ka lang pagtulog o kumakain? Hindi ko sinasadya. Ganun talaga ako mag-aral eh. Kailangan kong ilakas ang mga pinag-aralan ko dahil kailangan kong marinig kung hindi makakalimutan ko. Ay nako! Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, pero patulugin mo naman kami. Nakita na natin ang ika-anim na tagapagtanggol, pero bukas hahanapin na natin ang ikapito, kaya matulog ka na. Oh no, wala pa bang binibigay na sinyales ng salamin? Baka naman nasira mo na yon. Iisa na lang ang natitira. Makikita din natin siya, huwag tayong susuko. Kaya tumahimik ka na dahil kailangan namin ng tulog para may lakas kami bukas. Ha? Huh? Plauta? Nuri ko, sandali, pakinggan mo! May tumutugtog ng plauta! Tahimik! May narinig talaga ako nagpapatugtog ng plauta kagabi. May narinig ka ba, Mitsukake? Wala. Baka naman kulisap na kumakanta lang ang narinig mo kagabi. Pag sinabi ni Miyakang may naririnig siya, naniniwala ako. Tingnan niyo, papasok na tayo ngayon ng bayan. Itong bayan ni Temahome. Matagal na panahon din bago tayo nakabalik. Dito rin natin nakilala si Chichiri, hindi ba? Ako nga... Dito namin nakilala mga kapatid ni Temahome, pati na rin ang tatay niyang may sakit. Tara, Mitsukake, sumahan mo ako! Nandiyan daw ang Susaku! Ano? Sino raw? Ang Susaku! Ha? Mabuti't dumating po kayo! Ikaw pala, Choy! Anong problema mo? Ang tatay ko, malubha ang kanyang karamdaman. Pumunta na ako sa manggagamot pero wala siya doon. Tulungan mo ako, mahal na Susaku. Sige na po! Nasaan siya? Mahinang-mahina na siya. Pagalingin niyo po ang tatay ko! Huwag ka mag-alala, gagaling siya. Dakilang manggagamot! Bakit? Magaling na kayo. Kailangan nyo nalang magpahinga. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Taos puso akong nagpapasalamat. Mitsukake! Kailangan ko na rin magpahinga. Nauubusan din ako ng lakas. Dapat isang pasyente lang sa isang araw. Mawalang galang po! May konti akong pera na! Hindi ko kailangan yan.
Ang mabuti pa, ibili mo ng sariwang isda ang iyong ama, Choi. At para din sa kanya. Opo, ngayon din po! Siguradong matutuwa si Tamahome kung nandito siya. Pahala si Saku, bakit hindi nyo kasamang kuya ko? Ang mong lokohin ng mga bata! Ito palang bahay ni Tamahome. Niwala silang matinong kasangkapan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng paghihirap. Kailangan kong baguhin ang aking pamamalakad upang maiahon ko sa hirap ang aking mga nasasakupan. Ano kailangan mo? Ikaw bang kasintahan ng kuya ko? Ah, lalaki ako. Pero bakit ang ganda-ganda mo? Hindi nagsisinungaling ang batang katulad mo. Eto na pong sariwang isda, Doktor! Ako rin ang magluluto nito! Tamahome! Hindi po! Si Joy po ako! Ha? Patawad, ha? Kamukha siya ng kapatid niya, kaya naman hindi ako nagtataka. Baka naman kinuha mo ang isdang ito sa ilog, ha? Tinago mo bang mabuti ang pera niyo? Siyempre naman, pinaghirapan niya tayo ng kuya ko. At hindi ko sasabihin kung nasaan, kahit pilitin mo pa ako. Talagang magkapatid nga kayo ni Tamahome. Isang pinanggalingan. Tamahome, konting panahon na lang at makikita ko na rin si Chiriko. At pagkatapos magsasama na tayo muli. Yaka! Handa na nga punan! Okay! Natagpuan ko na rin ang nahirang nasa Zaku. Ah, Tamahome! Anong... Ah! Huwag ka munang gumalaw. Marami ka pang sugat sa katawan. Alam mo ba na 5 araw ka nang natutulog? Julie, hindi ko alam na ikaw palang nag-aalaga sa akin. Maraming salamat. Wala yon. Natulog ako ng 5 araw? Si Miyaka, kamusta na kaya? Baka malubha pa rin ang sakit niya hanggang ngayon. Pero kung hindi ako nakaratay ng ganito, lagot sa akin ang mistisong hilaw na yon. Bakit? Ha? Huh? Bakit si Miyaka pa rin ang nasa isip mo, kahit na ganyan ang iyong kondisyon? Bakit hindi mo na lang siya kalimutan, Tamahome? Pero... Julie... Mahal kita, Tamahome. Tamahome, minamahal ka rin ni Julie. Pakiusap. Kalimutan mo muna si Miyaka habang nandito ka. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Julie, bakit? Julie! Matulog ka na, Miyaka. Maaga pa tayong gigising bukas para hanapin ang huling tagapagtanggol. Noriko, umaatake ba ng tao ang mga paniki? Paniki? Hindi, no. Hindi naman umaatake ng tao ang mga paniki. Ang alam ko nga, bulag sila eh. May nilalabas silang tunog na sila lang ang nakakarinig at kapag tumama sa isang bagay, nalalaman nila. Kaya huwag kang mag-alala, Miyaka. Hindi ka gagaliw ng mga paniki. Tunog na sila lang ang nakakarinig? Parang yung flauta? Tunog ng plauta yun ah. Noriko? Noriko, gumising ka. Naririnig mo ba yun? Ano ka mo? Wala akong naririnig. Ako lang ang nakakarinig? Nakakapamilya ko mga paniki. Ha? Huminto! Ah!
Sabi ni Nuri ko, hindi sila umaatake ng tao. Nakamay kumokontrol sa kanila para atakihin ako. Kung gano'n, nanganganit na naman ang pamilya ni Tamahome. Mia ka! Kailangan kong makalayo sa kanila. Mia ka! Tatki, ngayon na! Sagradong! Alam! Isa pa! Saan ba sila nang gagaling? Hindi sila nauubos! May pinadala na naman sila para gawan ako ng masama! Sige, tapusin niyo na ang susapo at ang kanyang mga tagapagtanggol! Ano bang nangyayari dito? Tama na! Tumigil ka na! Plauta? Nasiraan ang bait ng mga paniki dahil sa musika ng plauta. Pero ligtas ka na ngayon. Bumagsak siya! Okay ka lang ba? Kaya mo yan. Tingnan niyo! Ang tanda ng sasako! Tagapagtanggol ka rin pala ng sasako? Oo. Ang pangalan ko ay Chiriko. Nakatira ko sa kabilang bayan. Pero sinalakay kami ng mga taga-Koto at... Ikaw na lang ang natirang buhay. Sabi ko na nga ba eh. Mabuti pa, bumalik na lang tayo sa bahay ni Tamahome. Sa wakas, nakita ko na rin ang panghuli. Kumpleto na tayo ngayon. Maaari na bumalik si Tamahome at ang pitong tagapagtanggol ay maaari tawagin na sasako. May liligtas ko na rin si Julie at magiging magkaibigan kaming muli. Malapit na. Kung ganun, naipo na pala nila ang pitong tagapagtanggol ng Suzaku. Sisigurado yun kung hindi magtatagal ang kanilang kasiyahan. Hindi pa nagsisimula ang laban. Mahal na Suzaku. Nagpaalam na ang Suzaku at ang kanyang mga tagapagtanggol sa pamilya ni Tamahome upang bumalik ng Conan. Sige po, mag-iingat po kayong lahat. Kayo rin mahal na Suzaku. Mag-iingat kayo at maraming salamat sa lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala na natagpuan na natin ang ikapitong tagapagtanggol na ganong kadali. Maswerte tayo. Huwag mo muna kaming iwan! Sisi? Kailangan na nilang umalis, Sisi. May gagawin pa sila! Pero si ating mapapangasaw ni Kuya Tamahome, diba? Dapat dito siya tumira. Huwag na matigas ang ulo, Sisi! Ayoko! Ayoko! Chiriko! Ano ka ba? Pati bata, hindi mo na pinatawad! Wala naman sa ginagawang masama! Tulog na siya. Ha? Pampatulog ang epekto ng tinugtog ko kanina. Siguradong nananaginip na siya na maganda ngayon. Matulog ka ng mabuti, Sisi. Pangako, ibabalik ko ang kuya mo ng ligtas at buong buo. Maaari nang tawagin ang pitong tagapagtanggol ang Suzaku at hilingin na pangalagaan niya ang buong bayan ng Conan. Hihilingin ko naman magkasama kami uli ni Julie, makabalik sa aming mundo at makapasa sa pagsusulit sa kolehiyo. Ay! Ang tagal naman nila! Sana bumalik na sila dahil batong-bato na ako dito! Kamalan!
Ano yun? Papalapit na po sa palasyo na hirang na Suzaku kasamang kanya mga tagapagtanghol. Huh? Lola? Maligayang pagdating! Kamusta ka na? Sino naman ang isang yan? Siya si Chichiri, isa ring tagapagtanggol ng Suzaku. Ang ganda! Nasa loob na tayo ng palasyo, di ba? Teka, nasaan nga pala si Hotohori? Kanina ko pa nga napansing wala siya eh. Hindi niyo pa ba alam hanggang ngayon? Si Hotohori ang... Hayaan mo na, Noriko. Kamahalan, mabuti dumating na rin kayo. Chang Emperador! Kailangan tayong makaisip ng paraan para maibalik dito si Tamahome. Nahihiya ako makipag-usap sa Emperador. Hindi na kayo dapat mag-alangan pa sa akin dahil marami na rin naman tayong pinagsamahan. Hindi lamang si Tamahome ang dapat nating isipin, kundi ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku dahil ito ang susi sa ating tagumpay. Kakaunti lamang ang nalalaman ko tungkol sa pagtawag sa Suzaku. Kailangan natin ang aklat para sa mga detalye. Pero hindi ko alam kung paano natin ito makukuha. Pupunta ako sa Koto. Pipilitin kong makuha si Tamahome at ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku, kaya payagan mo na ako. Bakit mo sinasabi yan, Miyaka? Dahil responsibilidad ko sila, lalo na ang aklat ng langit at lupa. Pero... Hindi bale, sasamahan ko siya. Kaya lang, siguro dapat konsultahin muna natin si Tamahome tungkol sa ating mga balak gawin. Paano natin kukonsultahin si Tamahome? Mahal kita, Tamahome. Nakakahiya. Ngayon na ako nakakita ng ganun ka-agresibong babae sa aming mundo. Pabayaan mo na siya! Kalimutan mo na si Miyaka! Pero bakit kaya niya nasabi yun samantalang may sakit na ang kanyang kaibigan? Hindi ko talaga maintindihan ng mga babae. Tamahome! Tamahome! Naririnig mo ba ako, Tamahome? Nararamdaman ko ang isang tagapagtanggol ng Suzaku. Nagsimula na rin sila sa wakas. Makakasama ko na si Tamahome. Makikita mo siya at makikita ka niya. Makakapag-usap din kayo para planuhin ang mga gagawin natin sa mga susunod na araw. Pero hindi kayo maaaring magkadaupang palad. Yaka! Huwag mo na siyang abalahin. Matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita si Tamahome, kaya pabayaan mo na siya. Ha? Ano ka mo? Ano ka mo? Bakit ganun? Ang buong akala ko, kayo magkakatuluyan eh. Ah, siguro magkaribal si Hotohori Tamahome. Palibhasang lumaking kasama mga bandido, kaya walang urbanidad. Natutuwa ako para sa'yo, Miyaka. Ilang sandali na lang at makikita na ng Suzaku si Tamahome at ito'y dahil sa kapangyarihan ni Chichiri. Bakit ba tagal-tagal mong dumating? Kanina pa nag-aanti si Tamahome sa kabilang imperyo ah. Pasensya na. O ito, panoorin mo mabuti ang tabing ha. Maiksing panahon lang kayo pwede mag-usap ha. Tamahome!